Magandang hapon po sa inyo lahat, mga taga CGM, Mother Earth, at sa lahat po ng mga kapatiran na nakatunghay po sa live stream na ito. Narito po tayo sa ating Sunday worship service ng hapon. Salamat po sa inyo pong pakikisa at hayaan niyo po na ngayong oras na ito ay umawit po muna tayo sa Panginoon ng isang awitin o papuri. Hayaan po natin sa oras na ito ay maranasan natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Thank you, Jesus. Our story. Father, I can't explain this kind of love, this kind of grace. I know I still break your heart, and yet you run to welcome me. This is my song of praise to you, for who you are and all that you do. From the moment my life began, you have been faithful. I love the way you hold me close and say my name. I know when my life is through, my heart will find his home in you. This is my song of praise to you, for who you are and all that you do. From the moment my life began, you have been faithful. You held me faithful. Forever faithful, Father. Could it be that you are faithful, Father, Jesus, faithful Lord? Oh, Jesus, I began my journey expecting rejection. And while I was still a ways off, oh, hallelujah, Lord, rehearsing my lines, you saw me. And you ran to me, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I've been expecting you. Oh, Lord. Hallelujah. I am faithful. You are faithful, and Lord. I will always be your faithful Father. Faithful Father. This is my song of praise to you, for who you are.
for who you are and all that you do. From before the world began, you have been faithful. Jesus, salamat po Panginoon. Salamat po sa walang hanggang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat po sa iyong patuloy na pagsama sa aming lahat. Patuloy ko pong hiling at dalangin ngayong oras na ito. Kami po, Diyos, ay iyong samahan. Kami po, Panginoon, ay iyong pong turuan. Kami po, Panginoon, ay bigyan po, Lord, ninyo ng lakas. Padama po, Lord, ninyo sa aming Panginoon ang iyo po, Panginoong pagmamahal na minsan, Panginoon, ay nilalayuan po namin. Lord, sa oras na ito, samahan niyo po kami sa pag-aaral po ng iyong salita. Salamat po at inyo po kami patnubayan ngayong oras na ito sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ngayong pong oras na ito, tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Diyos at hinihiling ko po na tayong lahat ay magkaroon po tayo ng pagninilay-nilay sa salita ng Panginoon. Sa oras na ito, tayo po ay babasa po ng kanyang mga salita mula po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 15, ang talata po ay 11 hanggang 32. Ganito po ang sabi. Sabi po rito, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Verse 12, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian at pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain at nilustay nila roon sa mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain na iyon. Kaya't siya ay nagsimulang maghirap, verse 15. Namasukan siya sa isang tagaroon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainan niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinakakain sa mga baboy. 17. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa ay sinabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Verse 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawaging anak ninyo. Ipilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanawa na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong ni Yakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya, suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala ngunit muling natagpuan at sila'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay, nang umuwi siya ay malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag ang isang utusan at tinanong, bakit, anong mayroon sa atin? Verse 27,
Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Pinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinagkiusapan. 29. Ngunit sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinumay. Ngunit minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit anong maliit na kambing para magkasiyahan kami ng aming mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masamang babae, pinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng akin ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya sapagkat namatay ang kapatid mo ngunit nabuhay. Nawala ngunit muling natagpuan. Pagpalain ng Panginoon ang kanya pong mga salita." Mandali po tayong makinig ng salita ng Diyos at atin po siyang pag-aralan. Ang title po natin ngayong hapon ay Ang Amang Mapagmahal. Kung atin pong titignan, may mga bagay sa buhay natin na hinahanap natin dahil hindi dahil wala. Hinahanap natin dahil hindi lang natin maranasan, pero nandiyan siya. Kaya ang ating Ama sa Langit ay tunay na mapagmahal. Okay po. So, yung pong mga talata na ating binasa ay nagpapakita po ng isa pong napaka-rubdob na pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. At ang isang kasaklapang sitwasyon ng kanyang anak ay dumating sa isang tamang edad, kanyang bunso, ay nagpasya po ito at nagplano sa kanyang sarili na hingin ang kanyang mana sapagkat ang kanyang tatay ay mayaman. Kaya hiningi niya ang kanyang mana at ang kanya namang ama hindi nagdalawang isip. Hinati ang ari-arian at ibinigay ang parte sa kanyang bunso. At hindi po natapos doon, ang kanyang bunso ay matapos kunin ang mana ay umalis, lumayo, nawala sa paningin ng kanyang ama. Kaya doon po nagsimula ang kanya pong matinding pakikipagsapalaran sa kanyang buhay. Gusto ko pong paunahan po kayo sa isa pong napakagandang Tagalog na quote na ginawa po ng ating kapatid sa Panginoon, ni Pastor Reggie Santiago. Pastor Reggie, permission to use sa isa pong napakaganda ninyong quote na Tagalog. Yung pong kanyang quote-to-quote na Tagalog, ganito pong pagkakasabi. "Minsan, sisirain ng Diyos ang plano mo. Dahil alam ng Diyos, yung plano mo ang sisira sa'yo." Personal po natin. "Minsan, sisirain ng Diyos ang plano natin. Dahil alam ng Diyos na yung plano natin ang sisira ng buhay natin." Naunawaan po ninyo. Ito po isang napagandang quote na nag-reach po siya ng mahigit 1,000,000 nakabasa. Napakaganda po kasi ng quote na ito na ginawa ng ating Pastor Reggie Santiago. Magpatuloy po tayo. Naghahanap po tayo madalas ng mga bagay na tingin natin parang wala, pero nandyan, hindi talaga natin nakikita. Kung minsan kasi, naipagpapalit po natin yung material na bagay doon sa pagmamahal at kapayapaang pinararanas sa atin ng Diyos. Walang sakit, hindi magulo pamilya, walang karamdaman, walang pangangailangan, sapat-sapat lang. Tayo, lalabas tayo doon. Maghahanap buhay tayo dahil sa kagustuhan mong hindi lang sapat, hindi gusto mo, sobra pa,
magpaplano ka sa iyong sarili. At ito po'y larawan ng isang anak na lalaki na humingi ng kanyang mana sa kanyang magulang at sa kabaitan at kabutihan ng puso ng kanyang ama ay binigay ang mana at siya'y umalis, katulad ng ating pinag-aaralan, parang tayo, nandiyan na lahat, walang sakit, payapa, buhay, sapat, masaya, pero gusto natin na sobra. Ang Diyos naman ay hindi madamot, kaya ang Diyos ay magpapasinaya. Pahihintulutan niya tayo, bibigyan niya tayo ng pagkakataon, pero alam na ng Diyos na yung plano nating humiwalay sa Kanya, lumayo sa Kanya, yan yung planong sisira ng ating buhay. Sumunod po tayo sa talatang ito. Sinabi ng kanyang bunso, "Ama, bigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko." At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Madalit salita, pinagkaloob po ng tatay dun sa anak yung mana. At ito na po yung senaryo ng bunso. Nang wala na siya sa presensya ng kanyang ama, nang tayo'y wala na sa presensya ng ating totoong ama sa langit, ito po yung nangyari. Pagkalipas ng ilang araw, ang bunso, ang kanyang bahagi, ay pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa bisyo at sa lahat niyang kayamanan. Verse 14, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain niyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Naghirap na. Kaya totoo ang sabi ng quote na ito. Yung plano nitong batang ito na magsolo, lumayo, maghanap buhay or mabuhay ng marangya ay hindi po nangyari. At yan ang totoong nangyari. Naubos ang kanyang yaman at sabi ng pinag-aaralan po natin ay dumanas siya ng matinding pagkagutom sapagkat naubos ang kanyang kayamanan. Namasukan na lamang siya sa isang taga roon at siya'y pinagtarbaho po sa isang babuyan. Malupit, ano? Sa tindi ng gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinakakain sa mga baboy. Ito po yung senaryo ng anak na madalas din senaryo natin eh. Yung bang hindi nga tayo mayaman at marangya sa material, pero masaya, pero payapa, pero walang karamdaman, nandun na. Alam niyo po ba itong mga bagay na ito na nararanasan natin ay higit doon sa bagay na hiningi ng anak na ito sa kanyang tatay. Higit sa mga bagay na material na hinihingi natin sa Diyos at ang Diyos naman ay pinahihintulot tayo, binibigyan tayo ng pahintulot na maranasan kung ano ang buhay na tayo ay susunod sa ating gusto, hindi sa gusto ng ating Ama. Kaya tingnan po natin, kung meron po tayong hinahanap na buhay, eh, wag na nating nasahin yung buhay na sobrang dami. Sobrang daming pera, sobrang dami ng ari-arian. Eh, wag na po nating kaingitan yung mga bagay na yon. Kasi po yun ay nagbibigay lamang ng malaking tsansa ng pagkalayo sa presensya ng Diyos, sa kanyang pagmamahal, kahit na nararanasan mo yung may pera ka, marangya ka, eh, hindi po yun sapat. Maikwento ko po sa inyo sandali. Meron po akong kaibigan. Isa po siyang pastor, pero nung ma-meet po namin siya, hindi pa siya pastor. Napiyayaan siya ng Diyos, siya po ay napakayaman. Sa isang probinsya po ay siya po ang nagmamay-ari ng isang malaking construction. Contractor po siya ng isang sikat at napakalaking electric company sa ating bansa. Alam niyo na po yun kung ano yung kumpanyang ito, ang Meralco. Sobrang dami po ng kanyang ari-arian. At ako po mismo ay naka-experience ng mga pagpapala sa kanya. Naging recipient po ako. Minsan nga po, naalok niya ako ng isang sasakyan na gamitin mo. Kung gusto mo, sayo na. Bayaran mo na lang kung kailan mo gustong bayaran. Kung magkano babayaran.
Sabi niyang ganun sa akin. Eh, paborito ko pong sasakyan nung araw yung Lancer na GSR na Tudor. Meron po siya niyan. At sabi ko nga, nang masabi kong ganda ng kotse na yan. Isa yan sa pinapangarap kong magkaroon. Kahit mahirap magkaroon. Sabi niya, gusto mo, sayo na. Hulugan mo. Kaya nga po, meron din akong kasamang pastor na nabiyayaan din ng sasakyan. At hindi lang ako. Maraming mga kapastor natin dito sa buong Metro Manila, sa Pilipinas, ang nabiyayaan ng sasakyan galing sa kanya. Mayaman po siya. Pero alam niyo po ba, nang siya po ay maborn again, nang siya po ay kumilala sa Panginoon, mas ninais niya na mabuhay ng marangya, hindi sa material, kung hindi sa presensya ng Diyos. At nadalo ko po siya minsan kasama ang aking asawa, si Pastora Jeanette. Talaga pong nakita po namin ang rangya ng kanyang buhay. Nang ako po ay dumalaw, nang nag-iisa, nakita ko na po ang isa pong sitwasyon na wala na po lahat sa kanya. Kasi pag pumasok po kayo ng kanyang compound, hindi mo matatanaw ang kanyang tahanan sa sobrang dami ng mga heavy equipment para sa isang contractor ng electric company. Billions ang kanya pong ari-arian. Sobrang dami. Pero alam niyo po ba, minsan akong nakapagtanong at isa lang ang kanyang sinagot sa akin. Sabi niya, naranasan ko na naman ang lahat ng karangyaan sa lahat ng bagay. Eh, hindi ko na ito pinanginayangan mawala pa. So, pinaintulot ng Diyos, mawala sa kanya yung kanya pong pag-aari. Pero hindi ko kailanman nakita na naging mahina ang kapatid na ito sa kanya pong pananampalataya. Baliktad tayo. Tayo ay wala. Tayo po ay sapat-sapat lang. Masaya. Pero mas ninanasa natin yung magkaroon. Katulad na nakikita natin sa iba. At nakapagtatanong tayo, Panginoon, bakit siya meron ito? Panginoon, bakit siya sumasagana? Gayong ako as sa'yo'y naglilingkod, bakit ako wala nito? Kapatid, simpleng bagay. Marami nang nagpatotoo, marami nang nakaranas na lumayo sa Diyos at bumalik sa Diyos. Bakit sila bumalik? Sapagkat naranasan nila ang hindi maging masaya, una sa lahat. Pangalawa ay mapahamak ang buhay at maging tulay pa upang siya'y mapahamak sa harapan ng Diyos at malayo siya sa presensya ng Diyos habang buhay. Kaya mga kapatid ko, katulad ng anak na ito, kung ang Diyos sa langit ay minamarapat niyang ipahintulot na tayo ay lumayo sa kanya dahil nais nating lumayo, mas ninanais naman ng Diyos na tayo'y manumbalik sa kanya. Walang anuman ang kayamanan na nilustay ng bunsong anak na ito kesa sa ligaya at kagustuhan ng kanyang tatay na siya'y manumbalik sa kanyang presensya. Naunawaan po ninyo, mas ninasa ng tatay niya na makita siya at tanggapin siya kesa sa kayamanang nilustay niya sa kanyang bisyo at sa kanyang kasalanang ginawa. Kaya mapapansin po ninyo, nang maisip ng batang ito, ng anak na ito, yung kanyang ginawa ay manumbalik sa kanyang tatay. Sabi ron, ngunit na pag-isip-isip niya na ang kanyang ginawa at sinabi niya sa kanyang sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo bilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa lang, natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong at niyakap at hinalikan. Sino pong magulang ang ganyan sa anak? Matapos kunin ang mana, matapos lustayin, matapos gamitin sa lahat ng kasiyahan, at babalik
ang Ama'y magpapakita ng ganitong uri ng pagmamahal. Baka tayo bilang tao, di natin magawa. Baka isumbat natin. Baka sabihin nating bumalik ka pa. Baka sabihin nating hindi ka na dapat bumalik. Di ba? Bilang tao. Pero ang katunayan ng salita ng Diyos, yung ating Ama sa langit, kapag po tayo ay umalis, kapag po tayo lumayo sa kanyang presensya, kapag po tayo ay nagliwaliw sa ating kagustuhan, sa ating mga nasain, sa ating sarili, magpakalubog tayo sa ating kasalanan, matapos po natin dyan at tayo makapag-isip na bumalik sa Diyos, ang Ama natin sa langit, kapag tayo nanumbalik, hindi tayo makadarama ng panunumbat, hindi tayo makadarama ng pagkagalit. Bakit? Sapagkat ang ating Ama sa langit ay sobrang mapagmahal. Kaya kung meron tayong dapat tularan, mga tatay na katulad ko, kung meron tayong dapat tularan na Ama, eh yung Ama natin sa langit. Tingnan niyo po dito. Sinabi ng anak, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi niyo na po ako karapat dapat tawaging ang anak. Ngunit, tinawag ng Ama ang kanyang mga lila, dali kayo, kunin ninyo ang pinakamagandang damit, bihisan ninyo siya, suotan ninyo siya ng singsing at sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang kuya at tayo kumain at magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila ngay nagdiwang. Parang iisipin natin sa kaisipang tao, anong klaseng tatay ito? Kinuha ang mana ng kanyang anak. Di pa siya patay, ha? Kasi para lamang magkaroon ng katuparan ang isang mana, ay dapat patay na po yung magpapamana. Pero ito ibang klase. Buhay pa tatay niya, kinuha niya na ang kanyang mana. Kaya anong sakit sa puso ng isang tatay na maramdaman na yung kanyang anak ay ganito ang kahinatnan? Pero tandaan niyo po, katulad ng isang quote, minsan sisirain ng Diyos ang plano natin dahil alam ng Diyos yung plano natin ang sisira sa atin. Bagamat tayo'y pahihintulutan niya dahil gusto natin. Pero tandaan po ninyo, yung pagmamahal ng Ama sa atin, walang sukatan. Yung pagmamahal ng Tatay natin sa langit, walang sukatan. Kung sa ating mga tao, di natin kaya, bakit kanyo? Kasi wala tayong ganung pagmamahal. Kaya kung meron tayong dapat tularan ng Ama, yun yung Ama natin sa langit. Ako po ay lumaki sa aming pamilya na siyempre hindi pa po Kristiyano ang aking mga magulang nung time na yon. Ako po ay nakaranas ng physically, lagi po akong napapalo, lagi akong nagugulpi. Si tatay po ay nasa piling na ng Panginoon kasi kumilala po siya sa Panginoon. Pero naranasan po namin sa kanya yung matinding palo, panggugulpi. Ako po, talagang lamog ang aking katawan. Medyo may katigasan po kasi ako ng ulo. Pero dumating po ako sa point na halos lumayas po ako sa amin. Umalis po ako sa amin. Natutulog po ako sa kanto, sa kalsada. Sa kagustuhan ko lamang pong huwag masaktan. Pero alam niyo po ba, bago po si tatay ay umuwi sa Panginoon, bago siya umuwi sa Panginoon is, more than 20 years po siyang nakakilala sa Diyos.
nilayuan niya po yung luma niyang buhay, ang kanyang bisyo. Siya po yung naglingkod sa Panginoon at ngayon po ay nasa piling na siya ng Panginoon. Nakakamiss kasi wala na po kaming tunay na tatay sa physical. Pero salamat, merong mas higit na tatay, yung tatay nating sa langit. Nasa sandaling tayo po ay bumabalik, kahit na tayo po'y maya't maya, nagkakamali, nagkakasala, pag tayo bumabalik sa Ama, ramdam na ramdam po natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya, akin pong mungkahi sa lahat ng Ama, tularan po natin ang Ama sa langit. Dahil pag tinularan po natin ang ating Ama sa langit, yung kanyang pagmamahal, yun po yung pagmamahal na mararamdaman ng ating mga anak sa atin. Ako po, hindi po ako perpektong tatay sa aking mga anak. Pero nung ako po ay bago mag-asawa, ako po ay Kristiyano na, sinikap ko po sa sarili ko na hindi ko pararanas sa magiging anak ko ang naranasan ko sa pamilya ko. Napalo ko po yung anak ko, pero nung dumating po siya nung tamang edad, hindi ko na po ginawa yan, hindi na po namin ginawa yan ng mag-asawa. At maliit pa lamang ang aming anak, natutunan na po namin pagka kami ang mali, naiintindihan ba't hindi naiintindihan ng aming anak, umihingi po kami ng patawad. Anak, sorry, napalo kita. Alam niyo naman ang bata, humingi ka at hindi ng sorry dyan, maya-maya lang yayakap na siya yan kasi ikaw yung magulang. Pero isang napakabuting aral ang tinanggap namin sa Diyos. Ang aming mga anak ay kapuri-puri ang kanilang mga pag-uugali sa amin bilang mga magulang. Kaya panalangin namin nawa maging kapuri-puri din ang kanilang ugali sa Diyos na aming pinaglilingkuran. Kaya hinihiling ko po sa mga tatay na tayo pong lahat ay magkaroon po tayo ng buhay o pagpapasya na ang Diyos ay nabigyan natin ng kaluguran sa ating buhay. Kaya salamat po. Kaya sa oras na ito, bago po ako magtapos, aawitin ko po sa inyo ang isang awitin at tayo po ay mananalangin. Pakinggan niyo po itong mensaheng ito. At ito po ay isang napakagandang mensahe ng awit. Iningat ang ginagabayan ng landasin. Naalala mo aking kakainin, maging dadating. Sa pagtulog maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasig sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. O amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan ng awit ng pasasalamat. Ihahandog maging aking buhay, turuan mong ako ay lumakas ayon sa iyong kagustuhan. Sa bawat hakbang iyong
iparamdam ko pang di na ika'y aking masaktan. Ganyan pong kadakila yung pag-ibig ng Diyos sa amin. Inaalala niya tayo sa lahat ng bagay. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahaga. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan nang awit ng pasasalamat, ihahandog maging aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan nang awit ng pasasalamat, ihahandog maging aking buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat kami ay mayroong isang Ama sa langit. Tapat, tunay ang pagmamahal. Sa sandaling kami po ay nagkukulang, sandali kami po ay lumalayo, Panginoon. Kayo po ay laging naghihintay sa amin. Salamat. Nawa po, Panginoon, kami bilang mga tatay dito sa lupa ay manahin po, Lord, namin ang isang karakter mo na isang amang tunay na mapagmahal sa kanyang mga anak. Kahit ano pang nagagawang mali at pagkakasala, katulad ng ginawa mo sa amin, kahit kami magkamali, kahit kami nagkasala, sa tuwing kami, Panginoon, ibabalik sa iyo, ikaw po, Panginoon, ay dalawang kamay kaming tinatanggap. Salamat po ng marami sa inyo. Pagpalain niyo po kaming lahat. At sa oras na ito, binabalik ko po, Panginoon, ang papuri at pasasalamat sa iyo ngayong oras na ito. Sa pangalan ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Papurihin ka, Panginoon. Palain po tayong lahat. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahaga. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan nang awit ng pasasalamat, ihahandog maging aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan nang pasasalamat, ihahandog maging aking buhay. Salamat po, pagpalain tayong lahat, at ang Diyos po ay magari sa atin. God bless po. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay ngayong araw na ito. Amen.